Hi guys! Welcome back to my channel. I am Jenny and you're watching Jen TV! Wow, energetic ang lola mo! So ito guys, finally papakita ko na sa inyo ang skincare routine ko. Pero morning skincare lang muna. Iba pa yung skincare natin pag gabi. Kailan ko na bang sabihin? O sige, sabihin ko na lahat sa video na to. Total, nandito naman na siya sa harap ko ngayon. Why not sabihin ko na, di ba? Ito pala yung skincare ko, guys. Nakatulong siya sa pagtanggal ng mga pimples ko. And you know what? Ito dati, guys, pag may ganyan akong pimples, mga ganyan, hindi pa talaga siya nagda-dry ng mga 5 days, ganun. Pero ito yung skincare ko. Meron yung ibang overnight lang. Doon, matatanggal na siya kaagad. So, guys, unang-una, ito po yung aking sabon na ginagamit. Ang NU Pore Cleansing Facial Bar. Ayan siya, guys. Pag i-open nyo siya, ganito po yung color niya. So, sabi niya dito, it is for blemish-prone skin. Bali, matagal itong maubos. Meron ako na sa CR yung ginagamit ko. Aabot siya ng 2 months. Kasi sa face ko lang naman po siya ginagamit. Guys, kaso lang hindi ko alam kung merong ganito dito sa Philippines. Kasi ito, padala lang to ng tita ko. Actually, 2 bar na lang yung natitira sa akin kaya nagpapabili na ako sa kanya. Pag wala kayong mabili na ganito, guys, the best na gagamitin nyo is yung Dove na regular soap, yung color blue lang. Tapos, Olay. Ayun lang may re-recommend ko kasi sila, guys, napaka soft nila sa skin at gentle lang nila sa skin. Huwag po tayong gagamit ng harsh products, okay? Yun po natin tatandaan natin. So, ito, guys, meron siyang alcohol. Pero, no. Pag ginagamit ko, hindi siya drying sa face ko. Kasi nanyo-neutralize ng skincare ko, which yung toner ko at saka yung ginagamit ko ngayon. Ayun. So, yun ginagamit ko kapag alam kong sobrang dumi na ng face ko tapos feeling ko magkakaroon ako ng pimple, gagamit ako ng scrub. Either this one or this one. Hindi ko po sila everyday na ginagamit, tatandaan nyo. And hindi ko sila everyday na ginagamit. Tsaka night lang yung paggamit ko sa kanila. So, gumagamit ako sa kanila siguro twice a week. Depende po sa skin ko kung alam ko po na marumi yung mukha ko, talaga mag-scrub ako para ma-exfoliate po yung skin natin. And I just realized na it is harsh kapag marami kang cystic pimples. Pero kapag nawala na yung mga cystic pimples mo, it's really safe na para sa akin na gumamit ng mga exfoliating scrub na mga ganyan. And then after that, guys, ito na po yung everyday na ginagamit ko, day and night. Toner water essence. Ang maganda dito, guys, alcohol-free, paraben-free, and saka non-comedogenic na rin siya. Ibig sabihin itong ginagamit kong soap, may alcohol siya. Pero ito, wala. So, ibig sabihin, alcohol plus non-alcohol, siguro hindi naman siya masyadong ganun ka-harsh dun sa skin natin. Pero kapag this one is alcohol, may alcohol na content, at meron pa siyang alcohol na content, it's totally drying to your skin. So, ang ginagawa ko, kumukuha ako ng cotton, gamit yung Watsons. Meron siyang 90 sheets na folded. Pero ganito yung itsura niya. Ganyan. Ginagawa ko lang 3 drops. Okay na siya. Kasi ito, guys, hindi niya ina-absorb lahat. Kung ano yung nailagay mo dito, may pupunta talaga siya. May spread siya sa buong mukha mo. Yan, 1, 2, and 3. Ito siya. Then, spread na natin. Magsusumula muna ako sa half. Usually, nagsisimula ako sa mas malinis na area. Dito yung mas malinis na area ng mukha ko kaysa dito. Circular motion lang. Pero huwag niyo siyang ngud-ngudin, ha? Very gentle lang yung paglalagay ko sa kanila. After that, lilipat na ako dito. Simulan ko sa forehead. And sa neck. Sa neck, isang swipe lang yung ginagawa ko dito. So, ito yung rumi niya. Ayan, yung rumi. So that is good for your full face skin. You can proceed to ito na. I really love this. This is the GT Cosmetics Intensive Hydra Burst. It is moisturizing and it is also wrinkle reducer. C+ with glutathione. Gel type siya. Ayan, para lang siyang aloe vera gel.
Bago nyo ilagay yung gel, patuyuin nyo muna. Let your skin absorb yung toner. So, meron akong maliit na fan dito. Para mas mabilis yung absorb. And finally, ito guys, very liberal yung paglagay ko ng ganito kahit gaano karami pa yan. Addict talaga ako sa paglalagay nito. So, ayun. Hindi siya halata masyado. Tapos, pag may pimple ako, di ba meron akong pimple yan? Tapos dito, pinofocus ko dyan. Niraramihan ko dyan sa bandang yan. Ewan ko, di ba, gel type siya pero nakaka-dry siya ng pimple. I swear. I-spread na natin siya. So, sa pag-spread ko, para ko na rin siyang minamassage in circular motion. Ito lang po ang ginagamit ko. Ganyan lang. Lalo na sa gabi, guys. Grabe ako maglagay. Sobrang dami. Kapag day naman, i-blend mo siya ng mabuti, lalo na pag mag-makeup kayo. Kasi ayaw niyong magkaroon ng patches sa skin niyo. Dapat mag-blend po siya ng maigi. Tapos yung sobra, dito na. Kapag alam mo nang nalagyan lahat, dito na sobra. Hindi ko po, as you notice, hindi ko po ginagamit itong right hand ko kasi ito po yung pinang-touch ko ng everything. Tapos ito po, kapag i-open ko, ganito po yung pag-open ko. Hindi ko po ginagamit itong dalawang ito. Kasi sila yung ginagamit ko na pang-spread. Tapos so, ganyan, di ba? Pag may pimple ako, nwari dito. Mamassage ko siya in circular motion. Dito. Tapos ayun, kinaumagahan, lalabas na yung eye niya, o di kaya magdadry na siya. Dito din sa my scars ko, guys. Minamassage ko rin siya in circular motion. Para ma-increase yung circulation ng blood natin dito. Maghihintay ka ng ilang seconds para matuyo siya. Medyo sticky muna siya. Pero matatanggal rin yun once na natuyo na siya. Usually guys, pag nag-skincare ako, tinatapat ko na siya sa electric fan. Nag-electric fan na po ako, yung malaki. Hindi po ito yung ginagamit. Ngayon lang talaga, walang kuryente. So, ayun lang naman, these two products are the best. Ito yung all-time favorite ko na. And then, after ko ilagay yun, guys, gagamit ako ng sunblock from GT Cosmetics pa din. You know what? Itong consistency nito, parang medyo liquidy siya. Hindi ko siya masyadong ginagamit. Hindi ko siya araw-araw ginagamit. You know why? Kasi kapag pinagpawisan ako, halata na yung ano niya. Nagbabakbak, nagkikiki yung ano, yung powder na ginagamit ko. Tapos, sinasabi nila, sis, kung lang nangyari sa mukha mo, tapos, makikita ko ganun na lang yung mukha ko. Grabe! Kung maglalagay man kayo, dapat very, very thin layer lang. Shake-shake muna natin. So, ganito lang siya. Ayan. Yan lang. Then, i-spread natin using the two fingers. Para siyang may BB cream effect, no? Ang maganda din dito, guys, sa ano, sunblock na ito, hindi ako nag-break out. Yun lang yung problem. Okay! Ayan, tapos na tayo sa skincare natin. And we can proceed na in doing our makeup. Pero sa akin, hindi ko na po siya gagawin. Kasi dito lang naman ako sa bahay. Lilinisin ko lang itong kwarto ko. Kasi wala na talaga akong magawa. Walang kuryente. Wala na tayong magawa. And, ayun, tapos na po. Guys, huwag niyong kakalimutan linis-linisan tong surface po ng mga ano natin, ha? Tong mga skincare natin. Kasi wala ring silbi na hawak-hawakan mo. Nag-skincare ka, tapos marumi rin yung surface niya. Wala din. Ito guys, ha? Alam ko naman, maraming estudyante dyan. Maraming high school students at wala pang pera. Wala pang maganong pera para sa mag-invest sa mga skincare natin. Lalo na't every month, kailangan nating bumili ng bago kasi nauubos siya. Ito guys, abot naman siguro to ng mga 1.5 months. And ito, liberated kasi ako maglagay. Sobrang kahit kapalan ko. Kaya madali ito maubos para sa akin. Mura lang naman ito, guys. Itong dalawang ito, hindi pa siya abot yata ng 400 pesos. Basta, less than 500, dalawa na ito. So, Watsons po, makikita. And, well, you know what? Kahit huwag mo nang bilhin yung ibang nandito sa akin, ang bilhin mo lang ito,
ito at saka isang sabon na very mild sa skin. Like Olay and Dove. Kasi dito, hindi ko alam kung saan tayo makakahanap ng ganito dito. Sa Philippines. Kasi binigay ng tita ko, galing pa to ng abroad. Thank you so much for watching this video. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At saka sa mga bagong subscriber dyan, I am Jenny. Watching this video, wala na po tayong shoutout for today's video. Kasi nagawa ko na po sa last na video ko, which is yung CO2 fractional. Thank you guys! See you in my next one! Bye!